Now, the Philippine Statistics Authority is set to announce September's inflation print. Let's listen in. Pag-uulat tungkol sa paggalaw ng presyo ng ating mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na September 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng September 2023. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa, ay bumilis sa antas na 6.1% nitong September 2023. Noong Agosto 2023, ang inflation ay itala sa antas na 5.3% at 6.9% naman noong September 2022. Ang average inflation mula Enero hanggang September 2023 ay nasa antas na 6.6%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong September 2023 kaysa noong Agosto 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 9.7% inflation at 84.4% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 14.1% inflation. Ang halimbawa nito ay ang bigas. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ang meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.3% inflation. Ang halimbawa nito ay ang karne ng baboy. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation nitong September 2023 ay ang transport na may 1.2% inflation at 12.6% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang dahilan sa pagbilis ng antas ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 2.4% inflation at diesel na may negative 12.7% inflation. Pagdating naman sa overall inflation itong September 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 9.7% inflation at 61% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 14.1% inflation, particular dito ang bigas. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 29.6% inflation. Ang halimbawa nito ay kamatis at fish and other seafood na may 6.1% inflation tulad ng tilapia. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong September 2023 ay ang restaurants and accommodation services na may 7.1% inflation at 11.4% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 7.1% inflation. Ang housing, water, electricity, gas and other fuels ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong September 2023. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 4.0% inflation. Bayad sa kuryente, bayad sa supply ng tubig na may 12.3% inflation. At kahoy na panggatong na may 5.7% inflation. Sa 13 commodity groups, 5 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong September 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 9.7% inflation. Health na may 4.1% inflation. Transport na may 1.2% inflation. Recreation, sport, and culture na may 5.1% inflation. At education services na may 3.6% inflation.
Samantala, anim naman na commodity groups ang nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Setyembre 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 9.8% inflation. Clothing and footwear na may 4.7% inflation. Housing, water, electricity, gas and other fuels na may 2.4% inflation. Furnishings, household equipment and routine household maintenance na may 5.4% inflation. Information and communication na may 0.6% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 5.4% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Agosto 2023 ang mga sumusunod na commodity groups. Restaurants and accommodation services na may 7.1% inflation at financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bumagal sa antas na 5.9% nitong Setyembre 2023. Noong Agosto 2023, ang core inflation ay naitala sa antas na 6.1% at 5.0% naman noong Setyembre 2022. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumilis sa antas na 6.1% nitong Setyembre 2023. Noong Agosto 2023, ito ay naitala sa antas na 5.9% at 6.5% naman noong Setyembre 2022. Sa National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2023 kaysa noong Agosto 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport. Ito ay may 2.6% inflation at 43.2% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng transport sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 0.7% inflation at diesel na may negative 11.8% inflation. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2023 sa National Capital Region ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.6% inflation at 36.5% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng LPG na may 0.8% inflation. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang bayad sa supply ng kuryente na may 14.2% inflation. Ang pangatlong commodity group na nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2023 sa National Capital Region ay ang restaurants and accommodation services na may 8.1% inflation at 11.4% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 8.0% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Setyembre ang mga sumusunod. Bigas na may 10.6% inflation. Mais na may 14.6% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.3% inflation. Particular dito ang baboy. Milk, other dairy products and eggs na may 5.6% inflation. Particular dito ang itlog. At fruits and nuts na may 19.4% inflation. Particular dito ang mangga. Nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Setyembre 2023 ang mga sumusunod. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 8.0% inflation. Meat and other seafoods na may 7.4% inflation, gaya ng tilapia. Vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa na may 27.4% inflation, particular ang repolyo.
Sugar, confectionery, and desserts na may 9.7% inflation, particular dito ang asukal na puti, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 8.1% inflation tulad ng infant formula. Nagpakita naman ng pagbaba ng presyo nitong Setyembre 2023 ang oils and fats na may negative 1.2% inflation, particular ang mantika. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Setyembre 2023 ay bumilis din sa antas na 6.0%. Noong Agosto 2023, ito ay naitala sa antas na 5.2% at 7.0% naman noong Setyembre 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 10.0% inflation at 87.1% share sa pagtaas ng inflation nitong Setyembre 2023. Ito ay dahil sa mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 14.9% inflation, particular dito ang bigas. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ang meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.3% inflation. Ang halimbawa nito ay ang karne ng manok. Ang pangalawang nagambag sa pagbilis ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang pagtaas ng presyo ng transport na may 1.0% inflation at 10.1% share sa pagtaas ng inflation nitong Setyembre 2023. Ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod: gasolina na may negative 2.7% inflation at diesel na may negative 13.0% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng pagtaas ng presyo nitong Setyembre 2023 mula sa pagbagsak ng presyo noong Agosto 2023 ang mais na may 1.4% inflation at meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.3% inflation, particular dito ang karne ng manok. Nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Setyembre 2023 ang mga sumusunod: bigas na may 18.9% inflation, fruits and nuts na may 10.0% inflation gaya ng mangga. Samantala, nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain: flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 8.1% inflation, fish and other seafood na may 5.9% inflation gaya ng tilapia, milk, other dairy products and eggs na may 7.7% inflation, particular dito ang itlog, vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 30.1% inflation, particular dito ang sibuyas, sugar, confectionery and desserts na may 8.9% inflation gaya ng asukal na pula, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 6.6% inflation gaya ng betsin. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita naman ng pagbaba ng presyo nitong Setyembre ang oils and fats na may negative 1.3% inflation, particular dito ang mantika. Ang pinakamataas na inflation sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region nitong Setyembre 2023 ay naitala sa Region 3 or Central Luzon na may 7.9% inflation mula sa 7.0% inflation noong Agosto 2023. Samantala, ang pinakamababang inflation sa rehiyon sa labas ng National Capital Region nitong Setyembre ay naitala sa Region 7 o Central Visayas na may 3.8% inflation mula sa 4.1% inflation noong Agosto 2023. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region noong Agosto. There you have it. Philippine September inflation zooming past estimates, crushing
Even the higher end of estimates coming in at 6.1%. That is inflation headline for September 2023. That's much higher than the 5.3% inflation in August, but a little bit slower than the 6.9% inflation in September of last year. This brings the average inflation from January to September, the first 9 months of the year, to 6.6%. Still much, much higher than the government's target range of 2 to 4%. Core inflation, which strips out the volatile food and energy prices, easing. So this is the silver lining. It actually eased to 5.9% versus the 6.1% in August. Reasons for the faster increase, faster inflation rate, would be the faster increase in the food, in the prices of food and non-alcoholic beverages, 9.7% inflation with an 84.4% share in the increase in inflation, and the slower decrease in the prices of gasoline, just negative 2.4, and diesel, negative 12.7 for transport. Out of 13 commodity groups, 5 actually saw faster price increases. That's food and non-alcoholic beverages, 9.7%. Health, 4.1% inflation. Transport, 1.2. Recreation, sports, 5.1. And education, 3.6. 6 out of the 13 commodity groups saw inflation, but slower. That would be alcoholic beverages and tobacco at 9.8. Clothing and footwear, 4.7. Housing, water and utilities, electricity, 2.4. Furnishings and home equipment, 5.4. Information communications, 0.6. Personal care and miscellaneous, 5.4. Again, for those two commodity groups that actually saw inflation stay the same or flat, that's rest and recreation, 7.1, and financial services at 0. NCR, Metro Manila, saw inflation pick up 6.1% from 5.9% in August. Outside of Metro Manila, inflation averaged 6%. If you look at the region with the highest inflation out of Metro Manila, that would be Region 3, Central Luzon, with inflation rate of 7.9% versus 7% back in August. And the one with the slowest inflation rate, that's Region 7, Central Visayas, at 3.8% inflation from 4.1% in August of 2023.